Hello mga ka-diaries and welcome back again to my channel. So alam ko medyo matagal na akong hindi nakakapag-upload. Pasensya na kasi talagang busy lang po yung lola ninyo kasi sobrang dami po yung commitments na kailangan kong unahin maliban po sa pagbo-vlog. But anyways, ayan, dahil matagal nga din po akong nawala and right now guys, itong video natin is para i-update ko lang kayo lalong-lalo na dun sa mga abangers dyan na palabas na po yung ating ADB 160 this month. Yes po! Lalabas na po, ilalabas na ni Honda ang pinakabagong ADB 160 na kung saan possible releasing niya is third or fourth week of this October. So, sa mga nag-aabang dyan at naghihintay ng ADB 160, ayan, tarong-tarong na kayo sa pinakamalapit nyong dealer, okay? So, bakit nga ba, ano nga ba yung kakaiba po dito sa ating pong ADB 160, guys? So, ayan, actually, nagsisearch nga ako kanina kasi yun nga, dahil hindi pa na-release dito, hindi ko pa din alam kung ano talaga yung full specification po ng ating Honda ADB. Pero, alam naman po natin na ang usual, ang kumbaga pinaka-common na pagkakaiba niya is, syempre, 160 na siya, naka-4 bulb na, ayan, di ba? Yun naman talaga yung pinaka-hihintay po ng karamihan sa atin. So, ano nga ba yung mga specification ni Honda ADB? So, si Honda ADB 160 guys ay naka 160cc na, okay, with maximum power of 11.8 kilowatts per 8,500 RPM, okay? So, yung maximum torque control po niya is 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. So, guys, automatic, syempre, automatic po si ADB, walang kickstart, guys. Push start lang ang ADB po natin. And ang kanya pong langis, oil capacity is 0.75 liters po. Okay, medyo mababa lang compare before. The standard is parang 8.8 yata. So, sa gulong naman tayo guys, yung front tire niya ay 110 over 80, 14 tubeless. And yung sa rear po niya is 130 over 70, 13 tubeless din po siya, okay? So, yung front and rear brake po natin is naka wavy disc brake. Paras na po silang disc brake, harap at likod. And guys, dun sa mga nagtatanong nga, kasi sa Indonesia guys, ang Honda ADB 160 is ABS and CBS. So, possible guys, ang ilalabas lang dito sa atin ni Honda ay naka-ABS lang. Kasi, pag nagkataon, kapag nilabas niya yung CBS, eh, wala na. Magkakalaban-laban na versus kay PCX na may ABS at CBS. Yun, so, telescopic po ang kanyang front suspension. And, syempre, yung rear suspension po niya is naka-dual rear suspension with tube. So, yung Showa po niya na suspension, yun at yun pa rin po yun. Okay? Sa dimension naman guys, ayan, yung seat height niya nasa 780mm and then yung fuel tank capacity niya is 8.1 liters, same as before din na ADB 150. So, talaga naman pong ano, malayo po yung marating ng 8 liters ng gasolina po ninyo. Okay, battery type niya guys, 12 volts po siya, 5 amperes, ayan. So, yon. Sa mga nagtatanong kung magkano yung possible presyo ni Honda ADB, possible price for Honda ADB ay mag-range guys ng 160,000 to 166,000. Not sure lang ako ha. Pero kung ako tatanong nyo, nasa gitna siya ng 165,000. Lower or higher ng 165K. Okay? So, kung iisipin nyo, mas mahal siya kay ADB 150 ng around 50
15,000 more or less. Yun po yung price difference pagdating po sa kanyang presyo. And by the way guys, si Honda ADB 160 ay may HSTC na din po. Meron na din po siyang torque control, okay? Kung saan, syempre, kung naka-on siya, i-control niya po yung pag-ikot ng ating gulong or yung pwersa po sa ating gulong. So, kung medyo maalog-alog po yung ating biyahe, kukontrolin po niya yun. Yun po yung ginagawang trabaho ng HSTC po natin. Kaya may ganun po siya features, okay? And for the stocking, guys, I don't know kung kailan possible magkaka-stock kasi kung ang releasing natin ay by 3rd or 4th week of the month, possible mga ano pa po yan. November onwards. And we do not expect so much stock kasi nga po, alam nyo naman, parang hindi nyo pa rin naman kabisado si Honda. Lagi nang, unti-unti lang talaga yung lumalabas pag sobrang dami ng demand. Ayan. Or sadyang mabilis lang po siya talagang maubos kaya feeling natin konti lang. Okay, for the other details ng price, guys, I will update you once we already have the stock units. And hindi ko pa kasi din alam po magiging magkano yung price niya sa amin for cash and for installment. Pero if you are planning to avail for installment plan, you can now start applying to our branches for installment application para once na na-approve na po kayo, kayo po yung mga nasa waiting list po namin na bibigyan po, okay? So, possible down payment? Not sure pa din po, okay? So, yun guys. And for the other updates, guys, ayan, bisitahin nyo lang po ang website ni Honda Philippines, www.hondaph.com. So, dun nyo po makikita yung mga bagong update, kung may bago silang ilalabas na motor. And mga specification ng units, guys, doon yung po makikita. And pwede nyo din bisitahin yung kanilang page na Honda Philippines para din naman ma-update kayo. So, yun guys. So, kita-kits na lang tayo sa mata once na lumabas yung Honda ADB. And sa mga inquiries, guys, call us at 0917-808-9127 or 8518-6127 or visit us here in 203 De Mafilis Building, MacArthur Highway, Carahatan, Valenzuela City. Okay? And again, guys, thank you so much sa mga subscriber ko. And maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta. God bless you all, mga kadiaries. Bye!